Hi guys, welcome back to my channel. So for our first vlog, I'm gonna share with you 15 facts about me. So itong video na to is para mas makilala nyo pa ako ng mabuti. So first fact about me is sobrang hindi lang ng pangalan ko. So my full name is Perl S. Montilla. So Perl lang yung name ko, two syllables lang. Without A. Usually kasi kapag may nagtatanong ng name ko and then kailangan nilang isulat, nilalagyan nila ng A yung sa Perl. Kasi siguro dahil sa Perl. Pero yung name ko is ito lang, Perl. So sabi ng mama ko, yung name ko daw is combination ng name niya and name ng papa ko. So my mother's name is Elizabeth and then yung tatay ko naman is Pedro. So pag pinagsama mo doon sila, Perl. Wow! Ako, parang sinasabi ko nga, hindi pa dapat Pedli? Kasi Pedro, tapos Elizabeth, so Pedli. Pero parang sabi niya, pinag-rumble lang daw. So, imbis na hindi yung gamitin, yung R, kaya Perli. Okay, so second fact about me, yung nickname ko growing up talaga, hindi ko sure kung familiar kayo sa word na to, pero sa Bulacan, ito talaga yung tawag sa akin, Buding. Alam niyo ba yung word na buding? Kasi daw, growing up, nung bata pa talaga ako, sobrang taba ko to talaga. As in, chubby chicks, ang taba-taba. So, yung kapitbahay namin, yun yung tinawag sa akin, buding. Kaya, halos lahat dun sa taga sa amin. Ganun na talaga sa amin, yung tawag sa akin nung bata ako. Pero ngayon, na since malaki na tayo, ang tawag na nila sa akin is either Perl or Lee. So next fact about me is I was born and raised in Bulacan. So doon talaga yung province namin ever since. Nagkakilala din yung mama and papa ko sa Bulacan. Pero si papa, ang probinsya niya talaga sa Masbate. So nagpunta siya ngayon dito sa Manila. Then napunta siya ng Bulacan. Nakaharap siya doon ng work. And then doon na din sila nagkakilala ng mama ko. So doon na din kami lumaki. Doon ako nag-aral. Pati yung mga kapatid ko. Parang nakapunta ko sa probinsya nila papa noon. I think twice lang ata. Yung first time ko noon is batang-bata pa ako noon. Wala pa kumuwang. Parang baby pa lang daw ako noon nung nagpunta kami noon. And then, yung next na punta namin is I think elementary ako. So, nagpunta kami dun sa Masbate kasi parang may event ata doon or something. And then after, hindi na talaga kami nakapunta doon. So, usually, yung family din ni Papa, minsan nagpunta lang sila doon sa amin, sa Bulacan, para makibisita, makamusta, ganyan. So, third fact about me is super aga kong nag-aral. As in, I think I started studying at the age of 4. What? Parang 4 years old pa lang ako, pero grade 1 na ako. And then, I graduated college at the age of 19. Tapos yung college ko noon, parang 5 years pa ako. So, sabi sa akin ng mama ko, parang yung mga kasabayan ko kasi doon na mga bata, nag-aaral na. So, parang ako na lang yung naiiwan doon. Wala akong kalaro, wala akong mga kasama. So, parang naiinggit daw ako sa kanila kasi sila pumapasok na sa school. So, parang in-enroll nila ako ng grade 1. Ay, ng kinder. Nag-kinder muna ako. I think 3 years old lang. And then, parang noong una, salingkit pusa lang ako, ganyan. Kung sakali man na hindi okay yung mga grades mo, ganyan. So, ititigil. Kaya lang parang nagtuloy-tuloy na. So, parang grade 1, 4 years old pa lang ako. Parang na-remember ko nga one time. Siyempre, bata pa ako nun. Kaya parang antukin ka pa, lagi ka pang pagod, parang feeling mo pagod na pagod ka, ganyan. Laging pinapatawag yung parents ko kasi lagi ako natutulog sa class. So, parang pinatawag ng teacher ko and dina-explain nila na hindi daw ako nakikinig kasi tulog ako lagi. Hindi nila ako makausap. So, syempre, bata naman ako. Next fact about me is marunong akong mag-bike. Yung single, pero hindi ko kaya yung may sidecar. Actually, parang super late ko na naman din talaga natutunan kung paano mag-bike. Kasi hindi ako makabalanse, tapos natatakot ka kung mabuwal. So, parang lahat naman, diba, takot ma-fall. Char! So, parang sobrang late ko na din talaga natuto na mag-bike. And then,
nag-try ako noon one time. Meron kami dati nung bata pa ako. Siguro, I think, elementary. Mga grade 5, grade 4, mga ganyan. Meron kaming sidecar na bike. Tapos, tinry ko siya na gamitin. So, syempre, sakay ko pa nun yung bunso kong, yung kapatid ko. Tapos, since hindi nga ako sanay na mag-bike ng may sidecar, meron pang tagahawak dun sa likodan ng bike. So, parang sinasabi ko na, oh, tignan ninyo ha, kung pumapaling na yung pag-bike ko ha. Tapos, pigilan ninyo kapag malapit na akong malaglag. So, I'm not sure. I think hindi lang talaga maayos yung pagkakakabit ng sidecar dun sa mismong bike. Kasi parang yung feeling ko that time, parang lumiliko ako, gano'n yung parang hindi straight yung pag-bike ko. So parang nandun na kami sa lubak-lubak na part ng kalsada sa amin. Tapos, hindi ko na-control. Nalaglag kami sa patubig. What? Yung parang maliit yun na ilog. Hindi man siya ilog, basta parang patubig yung tawag doon sa amin. So nalaglag kami, kasakay ko pa nun yung bunso ko na kapatid. And then, parang takot-takot ako doon kasi nalaglag kami. Hindi ko alam kung ano bang nangyari doon sa kapatid ko, masama ba yung naglag namin. Tapos, buti na lang, merong dumaan na tricycle and then nakita kami. Tapos tinulungan kami umakyat. Kinuha nila yung bike doon sa patubig, tapos nakikita kami. Na sobrang takot ko nung pauwi na kami. Hinata ko na lang yung bike. Kasi hindi ko lang talaga siya kaya sakyan. So parang ever since noon, hindi ko talaga natutunan na mag-drive ng may sidecar na bike. Pero yung single, kaya ko. So next fact about me is super hilig ko talagang sumali sa mga extracurricular activities nung nag-aaral pa ako. So na elementary, I remember sumali ako nun sa pageant and then mga foundation day, ganyan. And then nung high school, uso nun yung mga intrams and then sports fest. So nung elementary, I remember na sumali ako ng pageant grade 4 ata ako nun or grade 5. Tapos yung mga ka-grade ko nun, kasi growing up, ang liit ko lang talaga na bata eh. Parang simula elementary hanggang nag-high school ako, ang liit ko lang. So yung mga kasabayan ko na same grade ko, parang ganyan sila and then ako, mga ganyan lang. Pero go pa din. So parang, so syempre kailangan mo nun ng mga gown, ng mga susuotin mo. So yung mama ko nun, kasama niya yung nanay din, yung isang kasama ko na sasali sa pageant. Bumili sila nun ng gown. So parang sumakay sila sa tricycle, syempre yung kasama niya nandun siya sa loob ng tricycle, dun sa sidecar ng tricycle, tapos si mama dun doon ata siya sa may likod ng driver na kasakay. Tapos parang ang nangyari, meron ata silang kasalubong, tapos nagkabanggaan ata sila, parang something like that. Ngayon, ang nangyari, yung kasama ni mama na nanay din na nandun sa may loob ng sidecar, parang na fracture ata yung binti niya. So, thankful naman si mama. Wala naman sa kanyang nangyari. Okay naman siya. Nagkaroon lang ng minor accident doon sa kasama niya. So, para lang maibili ako nung sa gown. So, okay naman. Nabigyan, naisuot ko naman siya. Ganyan. So, parang sa pagkakatanda ko, nanalo ata ako noon as parang fourth runner-up nung time na yon. So, iba pa doon, mahilig din akong sumali sa mga foundation day, ganyan, magsasayaw kayo, malag na kalabas ng gate hanggang makarating kayo doon sa stage. And then, ng high school, yan, mga intrams, sumasali din ako, mga children's competition. Tapos, mga sports fest. I remember nung high school, parang sumali ako noon sa table tennis na competition. Parang nanalo ako noon ng second, pero tatlo lang kami yung naglaban-laban. So parang growing up talaga, mahilig talaga akong sumali sa mga ganyang klase ng activities. Okay, so next fact about me is hindi ako talaga magala na person. Kaya kong magstay lang sa kwarto, sa bahay, buong araw, one week. Wala akong gagawin, magsiselfone lang ako. Tatayo lang para kumain, kaya kong matulog maghapon. I don't know, parang wala akong adventure side na maggalagala kung saan-saan pumunta. So, tahimik lang ako talaga, magbabasa lang ako ng kung ano sa phone, manonood ng video,
exposed kahit sa kwarto lang ako, kahit umalis na sila mama ko, lahat sila, ako lang maiwanan sa bahay, okay lang ako dun. Kaya ko yun. So, next fact about me is wala akong sense ng direction. As in, super, hindi talaga ako maalam sa direction din. Kahit na meron akong yung Grab, Google Maps, ganyan, hindi ko alam kung saan ba dito yung, hindi ko siya kayang basahin. Hindi ko alam kung kakaliwa ako, kakanan ako. I remember one time, nasa isang mall kami noon, nasa MUA ata kami noon. So, mag-CR lang ako. Parang nagpahinga lang kami kasi super dami na naming ikot, ganyan, napagod na kami sa kakalakad. So, sabi ko, mag-CR lang ako. So, syempre, yung kasama ko, nag-intay lang siya muna doon sa isang upuan doon. Sabi ko, mag-CR lang ako. So, tinuro niya kung saan yung CR. Actually, nagtanong-tanong pa nga din ako kung saan yung CR. So, dumiretso ako, tapos kumanan ata ako noon. Tapos, nagtanong ako noon sa guard kung saan yung CR. Tapos, parang pinapakaliwa niya ako or pinapakanan niya ako ulit. Something like that. And then, nung tapos na ako mag-CR, so, syempre, lalabas ka na ng CR, merong pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan. Hindi ko na alam kung kumaliwa ba ako doon o kumanan ako. Sa mall lang yun, ah. I think, MUA. Sa MUA ata ako noon naligaw. Ang ginawa ko, imbis na kumanan ako, kumaliwa ata ako noon. Tapos, hindi ko na mahanap yung kasama ko. Kasi parang, dire-diretso na yung lakad ko. Pero sabi ko, parang familiar yung nadadaanan ko. Pero hindi ko alam kung dun ba yung meeting place namin or dun ba siya nakaupo. So, hindi naman ako umakyat ng floor. Basta same floor pa lang din. Pero hindi ko na alam kung nasaan ako. So, ang ending, tumawag. Buti na lang parang tumawag yung kasama ko ata nun. Or ako yung tumawag sa kanya kasi hindi ko siya mahanap. And then, sabi niya kung nasaan ako. Sabi niya, anong nakikita mo? Ganyan. Tapos kumaliwa ka, kumaran ka. Sabi ko, hindi. Ikaw na lang pumunta sa akin dito. Nandito ako sa ganito. Ayun, nakita kami. So, parang, wala talaga. So, kung sakali man na aayain talaga ako na umalis, sasama lang ako. Hindi na ako yung magtitingin pa sa Google Maps kung saan tayo pupunta, kakaliwa, kakanan. Kasi, wala talaga. Hindi ko talaga alam. Kahit na tatlong beses, apat na beses ko nang puntahan. Actually, nakapunta ako ng MUA, I think ilang beses na din, pero hindi ko pa rin siya kabisado talaga. So, yun. Next fact about me is hindi ako kumakain ng gulay. Oh, dati. Well, ngayon kumakain na ako ng paunti-unti. Dati talaga parang hindi ako napilit noon nila mama na kumain ng gulay, ng kahit na anong gulay. Nare-remember ko, kumakain ako nun sa Chowking, yung Chow Fan. So, syempre, yung Chowking, meron yung mga green-green. As in, talagang pinipilit ko pa talaga siya na paghiwa-hiwalayin. Kailangan wala akong makakain na kahit anong gulay. Pero ngayon, syempre, habang tumatanda ka na, kailangan mo nang kumain ng healthy. So, unti-unti naman din, sinasanay ko na yung sarili ko talaga na kumain ng gulay. Pero growing up, next fact about me is I don't like taking medicines. So kapag ka nagkakasakit ako, talagang titiisin ko yan kahit na sumasakit yung ulo ko, nilalagnat ako, or masakit yung puson ko. Titiisin ko talaga kasi ayaw ko talagang uminom ng gamot. Naalala ko noon one time, parang pinainom ako noon ng gamot ng mama ko kasi sobrang taas na talaga ng lagnat ko. So sabi niya, uminom na ako ng gamot para mawala na daw agad. Ang ginawa ko, so binigay niya ako ng gamot, tapos binigay din niya ako ng tubig. E tumalikod yung mama ko nung time na yun. Ang ginawa ko, itinago ko yung gamot sa ilalim ng unan ko. Tapos uminom ako ng tubig nung pagharap na yun. Para lang maisip niya na ininom ko yung binigay niya sa akin. Pero sa totoo lang, hindi talaga. Kasi parang sinasabi nga nila, kapag doon may naramdaman ka talaga sa sarili mo, inuman mo na agad ng gamot. Kasi daw, parang mas mabilis daw na mawawala. Kailangan ko talaga, hindi ko talaga kaya. Parang hindi siya kayang lunok. Hindi ko kayang lunokin. Parang kahit anong gawin ko na inom ng tubig, hindi siya bumababa. I don't know why. Ayun. Next fact about me, hindi ako kumakain ng mga sushi, sashimi, ng ibang mga raw seafoods, ganyan. Hindi talaga. Yung mga kilawin, hindi ako kumakain yan. Yung mga pagpupunta kayo sa mga Korean restaurants or Japanese restaurants, mga sashimi, sushi, hindi talaga. So, next fact about me is hindi ako sanay sa biyahe.
As in, super mahihiluhin ko talaga. Sabi nila, kapag daw hindi ka daw nasanay na bumiyahe nung bata ka pa, tapos parang nagbiyahe-biyahe ka ngayon na matanda ka na, may chance daw na mahihiluhin ka, mahihilo ka talaga. Hindi ko alam po ako lang yun. Pero feeling ko, ako lang yun. Parang hindi talaga. Feeling ko, number one na factor doon, yung amoy doon sa mismong sasakyan. Kasi usually, diba, sa mga taxi or sa mga grab, ganyan, sa mga bus, parang meron silang freshener sa sasakyan nila, we. So, parang feeling ko super sensitive ng pang-amoy ko sa mga ganun. Kasi parang pag medyo matapang or parang naamoy ko talaga siya, nahihilo ako talaga. So, hindi talaga ako fan ng mga long drives kasi for sure, kung sakali man nababiyahe ako ng sobrang tagal, tulog lang ako. Kasi nga pinipigilan ko na masuka talaga. So, para hindi ako masuka, kailangan matulog lang ako. Meron nga one time, parang pumunta kami noon ng Baguio. So, syempre, sobrang tagal kasi ng biyahe mula dito sa Manila. From here sa Manila to Baguio. So, natulog lang ako buong biyahe. Parang magigising ako. Siguro mga 4 beses, 5 beses akong nagising. Wala pa din kami. So, yun. Hindi ako ma-rides. Kasi nga nahihilo ako. Hindi ko kaya yung Vikings, yung mga roller coaster, ganyan. Hindi ko kaya yung mga adventure-adventure na ganon. Kasi nga, feeling ko, mamaya kapag nakabaliktad ako doon, masuka na lang ako bigla. Kasi super nahihilo ako talaga. Kahit na yung mga sayo-sayo din na parang required na ikot-ikot yung ulo mo, lagi-lagi, maya-maya, ganyan. Hindi ko kaya yun kasi mahihilo na lang ako bigla. I think, normal naman yun. So, next fact about me. Hindi ko alam kung ako lang yung ganito, pero hindi ko kayang kumain nang hindi umiinom ng tubig habang kumakain. What? Yung parang kailangan mga ilang subo pa lang umiinom na ako ng tubig, ganyan. Kasi usually talaga yung mga tao, after mo kumain, saka ka pala uiinom talaga ng tubig, diba? Ako kasi, parang nakailang subo lang, inom agad ng tubig. Kaya ang ending, feeling ko, busog na ako dahil sa sobrang dami ko na nainom na tubig. Pero totoo, konti pa lang talaga yung nakain ko. So, next fact about me is super magugulatin ko talaga. Super. As in, parang kahit na hindi ako yung ginugulat, tapos yung kasama ko, ginugulat siya, mas magugulat pa ako sa kanya. Kaya hindi talaga ako nanonood ng mga horror movies, ganyan. So, hindi ako. Parang mahilig akong manood ng action movies, yan, favorite ko manood ng action movies, pero super magulatin ko. Mason nga, parang sinasabi ko yung sarili ko, sasabihin ko, bawa nanonood ako ng action movie, sasabihin ko sa sarili ko, magulat ka. Para unahan ko na, para hindi ako magulat. Pero wala, ang ending nagugulat pa din ako talaga. So, magulat din ako talaga. Siguro naman ako yun sa kapatid ng nanay ko. Yung kapatid ng nanay, yung mamamana. Kasi yung tita ko, yung kapatid ng mama, super magugulatin din talaga siya. As in, parang kung ano-anong nasasabi niya. Kasi noong unang panahon, parang kung ano-anong nasasabi niya kapag ka nagugulat siya. So ako hindi naman ako nagsalita ng kung ano, pero mabilis akong magulat. So bawal akong gulatin. Char. So next fact about me is hindi ako fan or hindi ako coffee lover. Na parang usually yung mga tao kasi every morning, di ba? Parang hindi mabubuo ang araw nila kapag walang kape. Ganyan. Or parang super matamlay sila sa umaga kapag wala silang kape. Ako, hindi talaga. Parang growing up, hindi ko naranasan na mag-inom-inom ng kape. Kaya hanggang ngayon, hindi ko siya bet. Ayoko dun sa mga coffee flavor na ice cream. Ganyan, na parang, diba sinasabi nila kapag inaanto ka, uminom ka lang ng kape, magigising ka. Ako, hindi talaga. Siguro, ano lang, water, pwede na ako doon. Yung coffee, hindi ako fan ng coffee. So, that's it, guys. I hope you liked this video, and I hope you got to know me more. Give it a thumbs up if you like this video, and mag-comment lang kayo kung ano yung mga suggestions nyo pa. And see you in my next vlog. Bye!